na panaginipan. Ang Prince Charming ko. Saan naman natin sila mahanap? Merong isa pang clue sa panaginip ko eh. Pangalan ng isang lugar. Camilla's Flower Farm. Wala ka bang naaalala dito? Wala eh. Pero alam ko nang gagawin ko. Hanapin ko yung Prince Charming ko. Ay, sa pagkita! May nasagasaan yata, oh! Saan natin ba kailangan ng tulong? My Prince Charming! Nakasulat dito ang ingredients ng magic potion. Kailangan niyang inumin yan para makapasok siya ulit sa force field. Dalawin namin na magtagumpay ka. Gising na si Ate Sampagita! Kamusta na yung pakiramdam mo? Eto, parang nahulog sa minibangin. Tsaka, pagkatapos masagasaan ang truck. At least, natandaan mo yung nangyari. That's a good sign, right? Junior, okay lang ba ang hair ko? Hindi ba ako mukhang haggard? Maganda ka pa rin, Ate Sampagita. Ako, bebe ko. Mabuti naman at nagtampo na tayo muli. Excuse me, miss. Do I know you? Of course! Ikaw ang Prince Charming ko. Alam mo noon, akala ko hindi kita maaalala. Pero nung napanaginipan kita, sure na sure ako asawa kita. What? Oo! At may anak tayo. Are you serious? Yes! At ang pangalan ko si Camilla. Sandali, sandali. Camilla, ang pangalan mo? Yung lugar, yung flower farm kung saan niyo ako natagpuan, akin yun eh. Diba? Farm mo? Masama yata yung pagkakabagok nito. Oh, baka naman obsessed fan mo yan. Kaya ganun. Mali ba ako ng hinala? Miss, kasi ngayon lang kita nakita sa buong buhay ko. Tsaka hindi tayo mag-asawa. At lalong-lalong wala tayong anak. At tsaka yung sinasabi mo na farm mo, farm ko yun eh. Ako nga pala si Camilla. Akala ko nahanap ko ng tunay kong pagkatao. Mali pala. Dahil mali ang intindi ko sa panaginip ko. Makausap. Ano bang ginagawa mo? Di ba kinakausap mo na ako? Bilisan mo. Busy mga pa ako. Magpapaalam po sana ako. May group study po akong pupuntahan. Huwag mo siya payagan, Mami. Wala lang po kami assignment at exam eh. Gawa-gawa lang ni DC ang group study. Totoo ba yun? Or you're lying to me? Hindi po, Tita Daphne. May group study po talaga kami. Sige, fine. Sige, Mang Ador. Magpa-drive ka kay Mang Ador. Pero, Mami! Thank you, Tita Daphne. Baka mo siya pinayagan, Mami? Alam ko ang ginagawa ko. Trust me. Ano ba problema ng kasama niyo? Bakit sinasabi niya asawa niya si CJ, tapos yung farm ko, farm niya daw? Wala po kasi siyang natatandaan sa nakaraan ni. Hindi nga po tunay niyang pangalan ang Sampagita. Binigay lang po namin sa kanya matapos namin siyang makita. So you're saying may amnesia siya? Ganun na nga po. Ayon niyo bang sobrang excited niya ito Sampagita nung mapanaginipan niya ang flower farm? At ikaw, Kuya CJ, inisip niya na kluwang mga yon tungkol sa pagkatao niya. Kawawa naman pala si Sampagita. Kaya pala gano'n na lang siya nalungkot kanina nung sinasabi namin na mali siya eh. But maybe she's not all wrong. Baka dati siyang kliyente ng flower farm. Hindi naman niya siguro mapapanaginipan yun kung walang connect. Gusto ko makatulong kay Sampagita. After all, tauhan ko naman yung muntik
aksidente sa kanya. Maganda mga naging resulta ng x-ray mo. Minor lang ang natamo mong pilay sa aksidente. Kaya pwede ka na ma-discharge. Salamat, Doktor. Okay, you're welcome. Kung ganun, gusto mo ba doon ka na lang sa farm ko tumuloy? Baka sakaling meron ka pang ibang maalala eh. Oo nga. Baka malay mo may significance pala yung flower farm sa'yo. Mm-mm. Baka dati kang customer doon o kaya naman related ka sa mga customer doon. Talaga? Okay lang sa inyo? Camila? CJ? Oo naman. I feel responsible dun sa aksidente kanina eh. Tsaka, tauhan ko yung muntik makasagasa sa'yo. Kaya, gusto kitang tulungan. Salamat, Camila, ha. Bait-bait mo pala. Paano ko kaya malulusutan yung fourth field na nakapalibot sa mansyon? Kung kailan makailangan ko nakapangyarihan, doon ang ubos! Malas ko naman! Pero siguro naman may iba mong paraan, no? Ang alam ko, hindi lang sa pixie dust pwedeng makuha ang kapangyarihan namin. Pwede rin sa pamamagitan ng paggawa ng potion. Ayun! Pero wala akong alam na potion, ano eh. Hindi man ako marunong magtimpla. Si Reyna Ada lang ang may alam yun. Paano kaya yun? Si Daisy! Ah, Vinny! Vinny, nasan ka? Pakita ka naman, oh! Daisy, hintay mo ako, ah! Pupunta ako dyan! Huwag kang lumapit sa akin! Layuan mo ako! Bakit, Daisy? Ayaw mo ba ako makita? Makadar! Tulungan niyo po ako! Paalisin niyo po yung paniki! Excuse me? Sa ganda ko ito, paniki! Alis! Alis yan! Take the paniki, alis yan! Alis! Kawawa paniki. Talagang Daisy. Hindi niya kilala ang best friend niyang Pixie. Winner talaga ang plano ni Reyna Mini. Sige po, Reyna Ada. Ako na po yung bahala. Gagawa po ko ng paraan para makalabas tayo sa mansyon at mahanap si Winnie. Maraming salamat, Daisy. Dalagay namin na magtagumpay ka. Dahil si Winnie lamang ang laban natin kay Minnie at sa mga kamag-anak mong umaapi sa'yo. Salamat. Nagkampihan kayo laban sa amin, ha? Tignan na lang natin kung magtagumpay ang plano nyo. Sige, Mang Ador. Magpa-drive ka kay Mang Ador. Pero, Mami! Thank you, Tita Daphne. Baka mo siya pinayagan, Mami. Good luck na lang sa susunod niyong pagkikita ni Daisy. Winnie. Paniki. Bata ka! Akala ko ba sabi mo may group study ka, ha? Sinungaling ka! Pumasok ka doon at huwag ka lalabas-labas ulit! Daphne! Ano, Tita Daphne? Pumasok ka kung hindi susungaling kita! Ingugudgud ko yung pagbumukha mo sa kanal at lalampasuhin kita! Ani, maghanda ka na sa paglaya natin. Dahil sigurado ako, pabalik na si Daisy kasama ang tagapagligtas natin na si Winnie. Sa inyo yata to. Palpak ang plano mo, Ada. Tanggapin niyo na kasi na hindi na babalik sa karian ang itinakdang Reyna. Ako ang mamumuno sa inyo habang buhay. Hindi kami papayag. Ikulong mo na kami o parusahan. Hindi kami sasabi sa'yo. O sige, gusto niyo yan, di ba? Walang yakam, Minnie! Tinotoo mo nga! Saka wala mo kami dito!
isang dahilan lang ang naiisip ko kung bakit paniki ang tingin sa akin ni Daisy. Sigurado akong kagagawan niya ni Minnie. Sigurado akong gumamit yun ng spell para pag-ibalin yung anyo ko. Kawawa naman yung kaibigan ko. Wala siyang kakampi dun sa mansyon. Pinagtutulungan siya ng mga kamag-anak ng maiitim ang budhi. Nakikisali pa tong si Minnie. Kailangan makagawa ako ng bagong hakbang. Ang hirap naman magplano mag-isa. Kung meron lang sana akong kasama, mas madali. Alam ko nang gagawin. Hello! Welcome to Camila's humble home. Sinesh ang lola mo. Sa Pagita, ano, meron ka bang naalala sa lugar na to? Ngayon na ako napunta dito. Relax ka lang. Babalik din yung memorya mo. Baka kailangan mo lang ng isang alaala na magti-trigger para bumalik yung lahat ng memorya mo. Salamat, Sijin. Ilalakas mo ang loob ko. Anong naiisip mo sa litrato na yan? Kilala kong batang ito. Naaalala ko siya. Paano mo nakilala yung bata sa litrato? Camila, sinamahan ako ni Junior noon sa Maynila. Napadpad kami sa isang eskwelahan. At doon ko siya nakilala. Mabait siya, magalang. Pero hindi ko makalimutan sa kanya. Talaga ang lungkot-lungkot niya. Dahil sabi niya nawawala daw yung daddy niya. Alam mo, Camila, kahit hindi ko siya kilala, ramdam na ramdam ko na mahal niya yung daddy niya. Si Daisy yan, pamangkin ko. Tagal-tagal niya nang hindi makita yung daddy niya eh. Sorry, Camila. Hindi ko alam. Pasensya ka na din na kasi nung kinento mo itungkol sa kanya, naramdaman ko na na-miss ko na siya eh. Tagal ko na rin siyang hindi nakakasama kasi pinagbabawalan ako lumapit sa kanya nung mga kamag-anak niya. Wala akong magawa eh. May pinagdadaanan ka pala. Nakakahiya sa'yo. Mabay pa. Huwag mo isipin yon sa Pagita. Nangako kami ni CJ na tutulungan ka namin. Yun ang gagawin namin. Makakaasa ka sa amin sa Pagita. Rina Ada? Rina Ada, nasa na po kayo? Rina Ada? Pasensya na po. Nabigo akong i-accomplish yung pinapagawa niyo sa akin. Reyna Ada, lumabas ka na po. Kailangan ko pang advice ninyo. Kung ano yung susunod kong gagawin. Hinihintay mo ba dumating mga kaibigan mong Pixie? Sorry ka na lang, Daisy. Wala na sila. Kinulong sila ni Reyna Mini. Ano? Bakit yung ginawa yun? Wala naman silang ginagawang masama ah. Dahil taksil sila sa kanilang Reyna. Dapat lang naparusahan sila. Napakasama mong Reyna. Hindi katulad ni Reyna Ada. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Daisy. Ganyan kasi ang mga talunan. Kawawa ka naman. Wala ka nang kakampi. At wala nang makakatulong sa'yo. CJ, ito ang ano, kumo to, tsaka unan. Magtakip ka nga. Thank you, Camila. Ayan. Sigurado ka ba? Okay ka lang dyan sa sofa? Magiging komportable ka dyan? Ay, okay lang ako dito. Mukhang hindi yan. Ikaw naman kasi, alam mo, ang tsaga-tsaga mo sinasamaan ako sa mga lakad ko eh. Yan tuloy, lagi ka nalang stranded dito sa Tagaytay.
Mas okay nga yun eh. Mas malapit ako sa'yo. CJ, alam mo sa totoo lang, dahil sa ang dami-dami nangyayari sa buhay ko ngayon, mas kailangan ko ng kaibigan kaysa karelasyon. Alam mo yun, maipapangako ko sa'yo yun. Sana maintindihan mo. Ayos lang naman ako sa friendship eh. It's the next best thing naman, di ba? Dito ka lang sa likod ko. Ano ba yun? Tingnan nga natin. Teka, wala naman para bumato niyan kasi wala naman bato sa loob. Ano yun, nahulog? Ako po ba hinahanap niyo? Huwag po kayo matakot sa akin. Mabait ako. Mukha nga akong anghel eh. CJ, patay mo ibas na yun ako. Misa impact na tayo. Nagsasalita, dali! Hindi ako ibis, no? Nakataka lang kung ikaw lumapit. Huwag ka lumapit. Papa CJ, ah. Deliberate foul yun. Huwag mo kaming kakagatin, ah. Ayaw namin madengge. Hindi din po ako giant lamok. Eh, kung hindi ka giant lamok, tsaka hindi ka ipis, eh ano ka? Isa po akong flower fairy na kung tawagin din ay Pixie. At kaibigan ako ni Daisy. Nagsasabi po ako ng totoo. Kaibigan talaga ako ni Daisy. Sandali nga. Bakit kilala mong pamangking ko? May kinalaman ka ba kung nasa si Daisy ngayon? At saka, baka sinasaktan mo yung pamangking ko, ha? Wala. Wala po akong ginagawa sa kanya. Kaya nga po ako nagpunta dito para humingi ng tulong sa inyo. Ano yung ibig mong sabihin? Kasi po, habang tumatagal, pumapangit yung buhay ni Daisy dun sa loob ng mansyon. Kailangan natin siya itakas dun. Ha? Huh? OMG! What in heaven is that? Sino naman po kayo? Sinabi ni Mimi. Paano kung hindi na bumalik si Daddy at Mimi? Wala na akong kakape. Wala na magtatanggol sa akin. Ayokong umasa na babalik pa si Daddy at Mimi. Tatanggapin ko na lang na wala na sila. Hindi ko na lang lalabanan si Lily at Mimi. Hayaan ko na lang sila kung ano yung gusto nilang gawin sa akin. Ito na yung buhay ko ngayon. Mag-isa na lang ako. Bong ang tawag mo sa akin? Ano bang klaseng creature ka? Ha? Huh? Kakapagod mag-explain, ha? Ako si Winnie, ang fairy na kaibigan ni Daisy. Sino ba si Daisy? Hello! Siya lang naman ang daughter mo! Hmm? May anak ako? Hoy! Alam mo ikaw ha, wala siyang natatandaan dyan sa nakaraan niya. Kaya mabuti pa, huwag mong guluhin yung isip niya. Hindi siya si Bong. Sige mo nga, babae to! Pero hindi talaga ako pwede magkamali. Siya talaga si Daddy Bong. Ako si Bong? Hindi nga siya si Bong! Ikaw si Bong! Ah, ayoko na! Hindi ko na ito kinakaya! Tingnan mo yung ginawa mo. Wala akong kasalanan dyan, ha? Ang sumpa ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Sumpa? Ang sumpa?
babae. Lalaki ka talaga, kaya... Ikaw nga si Bong! Bakit ba pinagpipilitan yung lalaki ako? Hindi ba niyo to nakikita? Ano yung anak na Bong? Bong, mahal na mahal ka ng anak mo. Kung hindi mo kayang gawin para sa akin, gawin mo na lang para kay Daisy. Hindi pwede to. Walang challenge kung hindi ako lalabanan ni Daisy. Kailangan mapaila ko siya ulit. No, 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 no! Si Daisy, Mami! Nakita ko siya! Gusto ko sanang mag-sorry eh. Sorry? Sorry kasi gagawin ko to. Nah. Oh! Oh! Oh!